Nagmamadali po kami ngayon, no? May appointment kami sa Dr. Nelly sa Manila Med. So, 3 PM ang appointment namin sa doktor, no, ni Ellie. So, may si Ellie ngayon, medyo yung ano po niya, no, yung right ear niya. Yung right ear niya, dinay niya sa mama niya nung Sunday. So, ano daw, makirot. So, nung Monday, chinek ni lady. Pinicturan niya, no, kung ano nangyayari sa right ear ni Ellie. Natuklasan namin na meron siyang parang namundugo, tapos yung sa pinakaloob niya meron siyang ano, parang nanaya tayo, no. Hindi pa kami sure kung ano 'yon. Ilang gabi na siyang ano, nagigising sa madaling araw, iyak nang iyak. Bukod daw sa itchy, no, yung makatitch siya. Tapos masakit daw siya, hindi mo siya pwedeng mahawakan. Ganyan mo lang masakit na, kaya iyak siya nang iyak. So kaya naman tumagal na ganoon dahil dun sa pag-appointment dun sa doktor, no, kasi yung dati niyang doktor, dahil senior na siya, hindi siya nakakalabas ng ano, ng bahay, hindi siya nakakapunta ng clinic niya sa Manila Med. So kung ang pwede is online lang. Kaso ito, kailangan kasi talaga siyang ano, makita, kailangan masilip ng doktor, kaya ni-recommend ako ng doktor ng receptionist ng Manila Med dun sa regular na doktor na pumupunta doon, no, si Dr. Josepino Hernandez. So siya yung titingin kay Ellie ngayon. At ito, kaya kailangan na naming asikasuhin. Kasi nag-worry talaga kami kanina madaling araw. So nagkaroon siya ng lagnat, no. Iyak siya ng iyak, baka talagang ano, may infection na yung kanyang tenga sa loob ng ano niya, yung sa loob ng tenga niya. Kaya kaninang madaling araw, 3 AM, pumunta ako ng Mercury Drug sa may Paco, no. Sinaubos na pala yung ano, yung tempra niya. Bumili ako ng tempra dun sa ano, Mercury Paco. So ayun, kaya parang kulang kami sa tulog. Tapos dahil magla-lockdown ng August 6, kailangan na namin itong maasikaso. Pinuntahan ko muna kaninang maaga si Dr. Benaventura, no. Yung doktor talaga ni Ellie. Hindi lang ni Ellie, no, doktor pa nila baby yun, eh, no. Yung papa ni Dr. Benaventura na kilala nyo ngayon. So yung papa nun, doktor pa nila baby. Kilala si baby doon, tsaka si mama, no, yung biyanan ko. Lahat ng family nila magkakilala dahil kumpare nila yon, yung papa nila, no. So ngayon yung anak naman na si Dr. Benaventura yung tumitingin kay Ellie, na hindi lang kay Ellie, kasama yung buong pamilya. Nakakaya na nga kay doktor, dahil pag kay Ellie hindi niya sinisingil, no. Libre sa check-up si Ellie kay Dr. Benaventura. Gamot lang yung re-resetahan niya ng gamot, then yun lang yung gagastusin namin, no. Pinuntahan ko muna siya kasi nga magla-lockdown, baka hindi matuloy yung appointment namin kay Dr. Josepino Hernandez. August 5 ngayon, so August 6 lockdown na, baka lumala yung ano, yung iniindang sakit ni Ellie sa kanyang tenga, no. So yun, sabi ni Dr. Benaventura, yung nakikita niya mukhang merong nagkaroon ng bootleg sa labas, at baka na ano niya, no, na kalikot ni Ellie habang tulog. So ngayon ang nangyari, niresetahan niya ng gamot, pero sabi niya yan para lang yan sa labas. Pero sa nakikita ko, sabi niya mukhang meron siya hanggang loob, no, kasi hindi naman namin pwedeng isama si Ellie kanina, dahil ang dala-dala ko lang yung pinicturan namin sa tenga ni Ellie.
So yun, sabi niya, mas magandang pumunta pa rin kayo sa specialist or sa ano talaga, sa NP. So, kaya tinuloy ko yung appointment namin ngayon kay Dr. Hernandez, no? So, ayan si Ellie, no? Handang-handa na. At inaantay lang namin si Glenn, no? Ayan, nasa laboratory na si Glenn. So, lalabas na kami, guys, no? At ano na, 3:15. So, hanggang 5 PM naman si ano, Dr. Hernandez. 20 minutes later. Dami. So, paakyat na po kami ng third floor sa room 319. Doon po kasi yung clinic ni Dr. Hernandez para matignan na po yung si Ellie. Oh, meron tayong social distancing. Say hi. Hi. Antay lang natin po. Antay lang natin. Okay. Pinalipat ako ng anak ko. Bawal daw, dapat may distancing. Oo nga, hindi ko napansin. Please, baby. So, ayan, kahit bata pa si Ellie, alam na niya yung ano, no? Na-observe na niya yung mga nangyayari, no? So, tinititigan niya kasi kanina, bakit may lockdown, no? Laktaw sa pag-upo. So, napansin niya, ba't ko inupo? Ano? So, pinaalis niya ako ngayon. So, pinaalis ako ng anak ko dahil naupuan ko yung merong ex, no? Habat daw, ano, dito ako sa kabilang upuan. So, kahit bata pa si Ellie, alam na niya yung nangyayari, no? Ang dami pong napapansin ni Ellie, no? Nakita niya yung nakaupo dun sa tabi, no? Tapos nakita niya yung ali. Tapos nakita niya may nalaglag na basura dun sa ali, no? Sabi niya mali daw yun. Nalaglag daw yung basura, no? Papakita ko sa inyo yung basurang nalaglag. Guys, no? Nakita ni Ellie na nilaglag ng ali yung basura, no? Sabi niya sa mama niya, mali daw yung ginawa ng ali, naglaglag siya ng basura. There? Ali? There? There? Hmm? That's wrong? That's wrong? There. That's wrong? Yes. Okay. So guys, no, hindi natin napapansin na minsan nakakagawa tayo ng kamalian, no, kahit matatanda. Yan, nakita nung bata. So siya mismo nagsabi kahit 4 years old pa lang siya, alam niya na mali yun. Sexy walk. Naks naman, sexy walk. Okay, Ellie. A few moments later.
So kakatapos lang po namin sa doktor, no? Talagang namaga pala yung sa right ear ni Ellie. Namaga yung right ear ni Ellie. So sabi ng doktor, yung mga gamot na binigay ni Dr. Benaventura, so i-continue lang doon namin noon. After na maubos yun, tsaka ko na bibiliin yung gamot na nireseta naman niya. So yun yung sinabi niya sa amin. Importante daw matanggal muna yung infection na nangyari sa right ear ni Ellie. Tapos yung next, yung follow-up check-up, so magte-tele-check-up na lang kami, no? Sa susunod na ano, basta importante, maubos muna yung inireseta niyang gamot, no? At mawala yung maganong right ear ni Ellie. So ngayon, pupunta naman tayo ng drugstore para mabili itong mga nireseta niya kay Ellie. Yan. Tempra Forte. Kapag kumikirot siya, bali yun lagnat at saka sakirot ang sinabi niya. So yun, ganun lang. Tara na. Nakapindot na.